Ngayon guys, aking ibabahagi sa inyo kung paano malaman kung mayroong copyright claim ang ating videos na ina-upload sa YouTube or mayroong copyright strike. Click ang Google Chrome. Make sure na-click nyo ng desktop site. Ngayon guys, andito na tayo sa ating creator studio or YouTube studio, channel dashboard. Dito sa left side, kung inyo makikita, meron dito nga 10 icons, no? Iba't ibang icons. Una sa taas, channel dashboard. Sa pangalawa naman ay channel content. Ayan. Ayan, hindi lang channel content. Sa channel content, zoom out natin. So makikita nyo yun guys, kapag may pula yan, ibig sabihin may copyright claim. Ayan. Kaso ayan guys, kung inyong mapapansin, walang kapula-pula. Ayan. Pero meron tayong isang copyright claim dito. Ayan. Copyright claim, hindi yan copyright strike. Kasi kapag copyright strike yan guys, may magkikita tayo sa ating channel dashboard. Ayan. Ayan yung aking ginawa na karaoke music na Shere Shere Lady by Modern Talking. Kaya meron akong copyright claim dyan. Kasi yung audio na aking ginamit dyan, hindi ko pag-aari. Pag-aari ng isang content creator din sa YouTube. Pero nagpaalam ako, naghingi ako ng permission sa kanya at pinayagan naman niya ako. Sa dami ng aking video guys, hindi ko maisa-isa kung alin pa ang may copyright strike. Kaya para malaman natin kung saan natin makikita kung may copyright claim or copyright strike ang aking video. So, zoom out natin. Click lang natin ito sa tabi ng filter. Itong nasa left side ito. Ayan. Filter. Click natin ng back. And guys, kapag na-click nyo yun, ito yung inyong makikita. Ayan. It's restriction, copyright claims, description made for kids, monetization, title, views, visibility. At i-click nyo ang copyright claims. Ayan. Lahat ng video na may copyright claims, makikita nyo lahat yan. Ayan guys. So ito yung aking video na may copyright claim. Nag-iisa lang ito guys. Kasi yung ibang video ko na may copyright claims sa gaya ng mga karaoke na ginawa ko nung nakaraan, ginawa ko mute ang songs nun. Kaya kung yung ma-play yun yung aking ginawang mga karaoke, walang sounds yun kasi ayokong itutuloy yun dahil although sharing ng revenue, pero natatakot ako baka balang araw bigla nilang i-copyright strike yun dahil wala akong permission at hindi ako nagpapaalam sa kanila. Ito kasing kakanta na to, itong Shere Shere Lady, yung audio nito, pinagpapaalam ko sa isang content creator din sa YouTube. Ayan. Kaya pinayagan niya. Pero meron pa rin copyright claim kahit pinayagan ko. Pinayagan akong gamitin ito. So, guys, click natin. Pinayagan niya ako guys, pero naglagay pa rin ako ng tamang pag-credit. Ayan. Paano nga ba maglagay ng tamang credit guys? Ito ang tamang paraan na paglagay ng proper credit to the owner. Ayan, kung inyong mapapansin yan, una, title. Title ng kanta, tapos yung kung sino yung kumanta. Tapos karaoke version. Tapos pagkatapos ng karaoke version guys, ang karugtong yan, letter C encircled, tapos copyright credit to the owner. Yan po ang tamang paglagay ng credit to the owner guys. Yung CTTO, hindi po tama ang paglagay na yun. Kaya dapat lagyan sa tama. Tapos lahat ng nasa description nun, kinaka-paste ko. Tapos pinaste ko dito sa aking description. Yan guys. So yun lahat. Kasi siya ang nagumayari nun eh. So, although may copyright claim ako nun guys, ang pwede nyo gawin doon, ayan, click natin ang copyright claim. So click natin ang copyright claim, tapos may makikita kayo sa taas see details. Una natin, bago natin i-click yan, basahin natin. Copyright protected content found. You are sharing ad revenue with other copyright owners. Ayan. Yung revenue nito guys, 100% tama. Papunta doon sa
may-ari ng audio. Bali, hindi ko alam kung may kikitain ako dito or wala. Tapos click natin ng details. Ayan. Ayan guys, kapag na-click natin ang details, ito yung lalabas. Ayan. So, status overview, you are sharing revenue with other, with the artist who create the music in your video. Kasi music lang yung aking ginamit yung audio eh. Hindi yung video. Dahil ako ang gumawa sa video. Tapos, channel not affected. The content ID claim on your video doesn't affect your channel. Tapos, visibility, everyone can see this. Ibig sabihin, kahit anong bansa sa buong mundo makikita ito. Tapos, sa monetization naman, sharing. You are sharing and driven you with other songwriters. Tapos, so guys, kapag gusto nyong maalis ang copyright claim, una nyong gagawin. Ayan. Ayan. Ang una nyong gagawin guys, kapag gusto nyong maalis yung copyright claim sa video na kung meron kayo, click nyo itong tatlong dot sa ibaba. Sa baba ng monetization. Ayan. Tapos pwede nyo siyang ang kanta, pwede nyong i-trim out segment. Tapos pwede yung palitan ng kanta. Tapos pwede yung i-mute yung song. Okay? Pero kung mayroong kang karapatan sa iyong content, kung ikaw yung nagmamayari nun, pwede nyo i-click ang dispute. Ang ginawa ko nung nakaraan, mute song lang ang ginawa ko. Kiniklik ko lang yan. Tapos hinayaan ko lang yan. Kasi ini-edit niya ng creator studio yan. Hanggang sa pag-review niyo uli, mawawala niyo yung copyright claim. Ayan. So yun lang yung aking ilabang ngayon sa inyo guys. Sana nakatulong ako sa inyo. At bago ako magtapos, nais ko sana ipaalam sa inyo na sana bago kayo gumamit ng isang kanta, dapat meron kayong permission sa may-ari nito. Dahil kapag wala kayong permission, maaari nilang i-copyright strike yun, lalo pag hindi nyo nilagyan ng proper credit to the owner. Meron silang karapatan at mag-request sa YouTube na i-copyright strike yun. At mag-copyright strike kayo, 90 days kayo na hindi makapag-upload ng videos or 3 months sa unang copyright strike. Sa pangalawa, another 90 days na kayo hindi makapag-upload ng videos sa live streaming. Kaya ingat kayo sa paggamit ng music. Sa pangatlo naman guys, automatic ma-terminate ang inyong channel. Lahat ng videos na inyong ginawa, pinaghirapan nyo, mabubura yun. Kaya hanggat maaari, kapag kayo ay gumamit ng kanta, dapat magpaalam talaga kayo para makaiwas sa copyright strike. Itong ginawa ko ay natatakot ako, although pinayagan naman ako gumamit ng audio sa isang content creator, baka mamaya mag-copyright strike ako. Kaya hindi ko alam kung tutuloy ko pa rin ba ang paggawa ng karaoke videos or hanggang dito na lang sa music na to, sa Sherry Lady. Kasi baka mahirap na masasayan naman yung aking pinagpaguran dito kung makapirit lang ako sa tatlong kanta. Kaya parang tama na lang siguro itong isa. Sa mga may maraming channel sa isang cellphone, meron kayong tatlong account. Halimbawa, meron kayong Ninja na channel or other channel. Kapag sa isang channel na yun, hindi yun monetize guys, pero meron kayong video doon na content ng copyright strike. Kapag nakatatlong copyright strike kayo, ma-terminate yung channel na yun at madamay din yung main channel nyo. Kaya paalala lang, huwag kayong gumamit ng inyong naibang kanta. Kahit nilagyan nyo pa ng proper credit to the owner, pero hindi kayo nagpaalam, wala kayong permiso, at wala kayong lisensya sa pag-upload nun, ma-copyright strike kayo. Huwag nyong gawin guys. Masasayang inyong channel, masayang yung pinagpaguran. Kaya sana huwag niyong baliwalain ang aking mga advice sa inyo. Ayun. So hanggang dito na lang guys ang aking bahagi sa inyo. Sana nakatulong ito sa inyo ng malaki. Ayun. Maraming salamat sa inyong panonood. Shoutout po sa lahat ng aking mga subscribers na 1,570 sa lahat ng aking viewers.